So, hi po sa inyo at welcome sa channel ko at welcome din sa akin. Nandito na ako sa Pilipinas. Opo, nandito na po sa Pilipinas. So, matutuloy na po yung ating pag-giveaway na action cam. So, yun yung aking napili. So, it's for the 100 subscribers giveaway. So, for the meantime, kwentuhan ko muna kayo kung paano yung naging journey ko pauwi ng Pilipinas. So, intro! Okay, hello po ulit sa inyo. So, nandito na po talaga ako sa Pilipinas. So, it's July 26. So, hindi rin maging madali yung naging journey namin para makabalik ng Pilipinas, yung mga crew ng Royal Caribbean. So, yun yung last charter flight. Then, puro commercial flight na yung susunod. So, mas nakakatakot kasi yung commercial flight kasi bababa ka nung airport tapos makakakalubuli mo yung ibang tao. Unlike nun sa amin, kami-kami magkakasama doon sa barko na naka-quarantine. Okay, so nag-start lahat yan nung nag-declare na terminated na lahat ng contract namin. That was March 25. So wala na kaming contract, wala na rin kaming sahod. So, that time, nakastay lang kami sa island. So, provided pa rin naman yung food, yung wifi, yung shelter. Plus, nakakagamit naman kami ng mga amenities nung island. So, pwede kami mag-swim sa beach. Pwede kami mag-fishing. Pwede kami mag-kayak. So, yun yung activities na nagagawa namin. Then, yung first batch umalis, so hindi muna ako sumabay. Sabi kasi ng parents ko, medyo mahirap pa yung situation sa Pilipinas, so nagstay muna ako doon. Plus, gusto ko rin kasi makasabay yung girlfriend ko pag uwi ng Pilipinas, kami magsabay kami dito. And so, nauna na siya. So, natapos na yung quarantine niya. Ako, nag-start pa yung quarantine ko. So, I'm very hopeful na makauwi na kagad. Paglabas ng assault, makauwi na. Okay. Right. So, second batch, sumabay na ako. That was June 27. Over June 27, umalis ako ng Kokopi na island. Then, lumipat ako ng Symphony of the Sea. So, from island, napunta na ako yun sa barko. Sa barko, medyo mahigpit. Iba yung kanilang policy doon. Unlike dun sa island na hindi kami nag-wear ng mask, sa barko, kailangan mo mag-wear ng mask. So, kakalabas naman. Same sa island, anytime pwede ka na lumabas. Kakalabas naman doon, may mga area na open. Then doon, may social distancing. So 6 feet apart. That is 2 meters. Tapos, ano pa ba? Same pa rin, may temperature check. Then, sa isang room, isang tao lang yung naka-stay. So same lang din sa island. One person, one per room. Doon sa Symphony of the Sea, nakastay ako sa isang stateroom. So, doon nag-stay yung mga guests. So, okay naman yung room. Maganda, parang hotel. Kompleto, may TV, may desk, may maliit na fridge, may CR. Okay. Then, may balcony. Yan. Maganda yung balcony. So, kung gusto mo magpahangin, sea breeze, yan. Pwede doon. Tapos, okay naman siya doon. So, limited lang din yung pwede mong puntaan ang Lex Island kasi malaki yung island. Doon, pwede ka pa rin maglakad-lakad. Pwede ka doon sa jogging track, running track nila. Pero, nakamask ka. Yun yung catch doon. Tapos, food is provided. So, buffet pa rin. Tapos, yung soda is unlimited doon. So, may soda. So, actually, hindi ako lang sa soft drinks. Pero, nakita ko merong yung paborito ko, Barg's Root Beer. Minsan lang to, na-miss ko to. So, bawi na lang tayo. Okay. Then, merong movie night every night. So, sa island, scheduled doon every night meron. Then, free popcorn doon sa amphitheater nila. Sa deck 6, sa may app. Yung say app, yung back part ng barko. Then, 4
forward yung harap. Ooh, message. Okay. Next. Yung pinaka gusto ko doon yung every night after dinner time. So around 8 PM to 10 PM merong pa ano, may pa noodles. Noodles. Opo. Instant noodles siya pero pwede na yun. So bumawi din tayo sa cup noodles. Okay. So for 10 days ganun yung ginagawa namin. So may ibang area na pwedeng puntahan, tapos schedule yung ice cream, tapos merong arcades, arcade makagamit ka, so hindi mo kailangan magbayad, pero yung mga games na merong claw para kumuha ng prizes, wala yon, hindi mo siya magagamit. Magagamit yung mga racing, shooting games, yan. Tapos, for 10 days, ganun lang, paikot-ikot kami. So, from Kokuki, punta ng Miami, from Miami, nagbaba ng crew, then kumuha ng crew, then balik sa Kokuki, transfer ulit ng crew papunta sa amin, then balik ng Miami, kuha ng provision, palitan ng crew. Tapos, from Miami, diretso ng Barbados. 3-4 days yata yung biyahe namin nun. Pumunta ng Barbados, tumating kami ng Barbados, July 8th. Then from July and from Symphony of the Sea, binaba kami sa pier ng beach ng Barbados. Then from there, sinundo kami ng Serenade of the Seas. So Serenade of the Seas, maliit lang siya na barko. So parang yun yung collecting hotel ng mga crew. So mostly ng iba't ibang lahi andon. So pag meron ng schedule for repatriation, so doon sila maalis. Then maliit lang siya, meron pa rin jogging track, provided pa rin yung food, so hindi na free yung popcorn pag movie night, tapos wala nang free na soda, tapos luma siyang barko. Matanda na siya, I think 18 years na yung barkong yun, so yung hindi pa na babago. Pero nonetheless, okay pa rin siya. Kasi maganda, solo ka pa rin sa room, malaki pa rin yung room. Yun nga lang walang amenities. So, doon kami nagstay ng matagal. Sa Serenade of the Seas. Kasi from July 8, July 23 na kami nakaalis ng Barbados. So, ang naging flight namin from Barbados, charter flight siya ng Philippines tsaka UK charter. Sa UK charter, mixed yun. Kasi from Barbados, munta ng Heathrow, London. So, from Heathrow, London, layover yung Filipino crew na naka-charter. Then, yung UK charter, maghihintay din sila ng mga flights nila papunta sa kanilang mga bansa. Okay, so Heathrow, London, magandang hotel, bilis yung wifi sa barko. Again, provided kami ng wifi sa barko, so medyo mabagal lang kasi satellite yung ginagamit. So pagdating doon, wow, ang bilis ng wifi nila. Grabe. I think mapalo ng 80-90 Mbps yung wifi connection. Well, what do you expect first world country? Okay. Pero ang pricey ng mga bilihin, bumili ako ng beer. So, dalawa, so $6 ang isa. That's around $6. $3 ang isa. $6. Yeah. $6. Nasa $300 plus ang isang bote. San Miguel beer yun siya. Binili ko. Okay. Then, layover kami doon 4 hours. Then, from Heathrow, London, diretso kami ng Estonia, nasa Europe pa rin daw yan. So, hindi ko na-search kung saan yung lugar na yan. So, hindi ko talaga alam kung saan yan. Doon kami nag-refueling. So, 1.5 hours yun siguro yung stay namin. Then from Estonia, diretso na kami ng Clark International Airport. So, hindi ko na namalayan yung biyahe. Parang isang tulog lang. Boom! Nag-announce na. Malapit na sa mag-landing. Okay, from there, swab test na kagad. Then swab test, sakay ng bus. Kala ko doon lang kami sa area na i-hotel. So, dito ko din lang sa Manila. So, maganda yung hotel na pinagdalhan sa akin.
So, may mga tropa tayo dito sa hotel. So, shout out nga pala kay Nikki, tsaka kay Timmy. So, mga lifeguard din natin sila. Mga naging estudyante natin sa Manila chapter, Philippine Red Cross. Again, message. Okay. Okay. So, yun po, shout out sa kanila. Okay. Wala tuloy ako. Alright. So, dito mag-stay hanggat lumabas yung result. Paglabas ng result, mabibili na natin yung ating pag-giveaway. So, that is the action cam. So, yung action cam na napili ko, hindi naman siya GoPro. Hindi pa natin kaya mamigay ng GoPro. So, nag-i-start pa lang po yung channel natin. So, dahil nag-i-start pa lang po yung channel natin, so, paki-hit na po yung subscribe button tsaka yung notification bell para updated kayo sa mga bago nating videos. Then, paki-like, share nyo po sa ibang social media platform yung video natin. And you can comment down below anything. So, let's interact dun sa comment. Okay. So, yun yung action cam. So, napili ko siya kasi I've been watching sa YouTube, so mostly nakikita, papanood ko dun sa mga motovlog. So parang na-inspire ako, yun ang bibigay natin. So, yung mga gusto mag-motovlog, so I'll be giving away an action cam. So yung action cam na yun is may kasama ng microphone. So i-attach nyo sa helmet nyo, then you can vlog na kagad. So konti na lang yung bibiling yung accessories para doon. Okay. So for the mechanics, that would be on my next video. Magpo-post ako ng video para doon. So I'm planning na puntahan yung shop na pagbibilhan ko or ipapalasada ko na lang, then a little unboxing. So I'll be wearing gloves para hindi magasgasan kasi ipamimigay din natin yun siya. Yes po, unboxing, yun yung price for the giveaway. Then the mechanics, doon na rin po sa next video na gagawin ko. So, by that time, naka-uwi na po ako sa amin. At tuloy na po yung 100 giveaway. So, pag natapos na yung 100 giveaway natin, please support me for my road to 1,000 subscribers. So, doon po, naka-plan na kagad yung aking prize na pamimigay. That would be a cell phone. So, entry-level phone lang naman po siya. Smartphone. So, yun po yung pamimigay natin for the giveaway. So, please support me sa channel. Again, hit the subscribe button, notification bell, pakishare yung mga videos natin. So, ngayon, makakabuelo na tayo ng mga content. Iba't ibang content. So, I'll do some vlogging, travel? Makaka-travel? Okay, then tutorials, anything under the sun, anything na gusto nyo gawan ko ng video, anything na maisip ko gagawan ko ng video, I'll be posting it sa aking YouTube channel. Okay, so let's end it here muna. So guys, stay safe. So hindi pa rin nawawala yung pandemic natin, nandito pa rin yung coronavirus, so stay safe lang po. Okay, so see ya sa next video. Bye.